kusog pa sa ulan, ulan din he. So matang matag sa iyo kay namatay program sa sa Laina Station. Mm-hmm. So pag mata nako kusog kay ang linog, human ako sa isa ka building. Mm-hmm. So kulba na gamay, pero kayang-kaya man. Pero wala ray mga dagkong mga kadaot ta attorney sa 6.7. So far sa ako na bawaan, wala may hopefully wala na daot. Mm-hmm. But I believe sa mga probinsya na duol sa kauluhan, mm-hmm, murag na ay na damage gamay. Okay. So hopefully no ma-assess ang sitwasyon og wala raon tayo mga dagko nga mga damages or mga damyos sa maong linog na hitabo. Dali na ta no sa atong mga pangutana sa kini ang balaod. Pwede mo mo text sa 0920-825-4257. Alang sa inyo mga pangutana, pwede siya pumutawag sa 0920-825-4257. Usahaw na lang nato itong linya o guban pa mga linya sa RMNDX BC Butuan nga naamo. Isugod na nag-text o isugod na nag-tawag karong orasa kaya niya na si Mark Tolentino, si Attorney Mark Tolentino. Unang pangutana, kasamang Ramil, good EM. Na ako'y pangutana ni Attorney Tolentino, naanod sa Agusan River ng Akumbana last 2014 sa Bagyong Agaton. Daghang saksi nga wala gyud siya nagpa-record ko sa among barangay o police station. Karon, unsaon ako pagkuha sa iyang burial o lamsam sa iyang SSS nga missing man siya. So, kung so ang itong buhaton ani, before ka makuha sa imong burial o kanang mga benefits, mm-hmm, kailangan i-declare sa ang imong bana as presumed dead. Mm-hmm. Kung di magid na ito makita na, so natay procedure na sa court na i-declare ang bana ni mo as presumed dead, mm-hmm, o the ground na nainhitabo na mga inad to. Mm-hmm. So, na court order ana, kaya di man pwede na naanod lang atong i-declare na patay na dapat na nai-procedure sa korte, na nai-publication, na nai-execution of an affidavit, kato mga eyewitnesses na nakakita, kung namatay ba ito yung bana o wala. But ang word na gigamit sa katong balaod kasama Ramil is the petition to be presumed dead, to declare to get all the benefits sa mga sa tubalaon like SSS, mga GSIS, o kanang mga inheritance. Mm-hmm. So dapat na i-court order, but only to be presumed dead. Kay wa mo kita sa pating lawas kung matay ba gito or buhay pa ba to, muna ang word na ginamit sa balaod, muna presumed dead. Mm-hmm. So makuha lang mo file siya na sa korte attorney. Para sa korte. In fact, nasa tay procedure na sa korte ka sa Marmel, kung for example, for purposes of remarriage, natay gitawag sa balaod na valid bigamous marriage. So, dili tanan bigamous marriage or kanang ikaduha na kasal, illegal. Mm-hmm. Na illegal na bigamous marriage, muna siyang gitawag na kung i-declare imong bana as presumed dead, I think 2 years lang or 3 years, mm-hmm, pag nakita na nalunod ang bana, nahulog sa aeroplano, na-appeal sa disgrasya sa pagsa barko na lunod. Mm-hmm. So, appeal sa gira dito, manwa nakita ang patayang lawas. So, pwede ka mo file o petition to be presumed dead. Pag humana-ana, pwede na ka magpakasal. Mm-hmm. Pag human, what if ang imong bana di ay nitago na ito, wa nakita eh, manabuhig kalit di ay, na-miss siya lang. So, unsa may valid na kasal, ang itong first marriage ba or second marriage? Of course, mm-hmm, the first marriage ang valid, ang katong ikaduha na kasal, pwede ito ma-declared void by just presentation of an affidavit of reappearance. Ah, okay. Attorney, na ako pangutana, akong iyaan, nakapalit og yuta, kumplito og mga papel, unya, gibaligya, mag-utro sa tag-iya sa yuta sa una, dito sa barangay Gimo, parang barangay site. Makuha pa ba pagbalik ang sa akong iyaan ang mga yuta, attorney? Kinsa may ang putang na kinsay unang nakapalit, mm, o kinsay unang naka-registered in good faith, mm, moto siya legal valid marriage, valid na kasal, valid na baligya, na pagpalit sa yuta. Mm. Okay, don't forget natay gitawag double sale. Sa double sale magud ka sa Marmel, ingon pa sa atong civil code, kinsay unang nakapagpalit sa yuta o unang nagka-register sa pagpalit sa yuta in good faith. Mm. So kinsa may unang nakapalit sa yuta, kailangan siya yung unang nakaparistro. Kung wala niya na-ristro, so ang kating ikaduha, may unang nakaparistro in good faith, ang ikaduha, don't forget, natin so, pangutanan ni kinsa yung unang nakapalit o ikaduha, kinsa yung unang nakaparistro. Hmm. Doon ay pangutanan ni regarding aning sabong, kinikunong online sabong attorney, doon naman daw ni pagtugot sa pag-core.
pwede ba daw ni babagan sa usalang ka-local ordinance? Kinsay mo supersede ang balaod sa pagkor sa national o ang mga local ordinances? As far as sa implementation, in fact, anong mga pasugal? In fact, one of the... Ang ganang mga pasugal ka sa Marmil, in fact, one of the requirement is the... is an ordinance of no objection or resolution of no objection. Mm-hmm. So that's one of the requirement kay mas una magida kay bao ang local government sa sitwasyon sa ilang lugar. Mm-hmm. Like for example, usa ka local government, usa ka LGU Butuan City sa Guniang Panglungsod, mm-hmm, through the city mayor and the vice mayor. Kinsa may mo decide sa kaayuhan sa usa ka lugar? Is it a national government agency or, mm-hmm, the LGU? Yes, na role ang LGU, the local government unit, kaya naman tayo gitawag decentralization and autonomy of the local governments, nasa'y obligasyon ng mga national government. But kung may sitwasyon sa local situation sa usa ka lugar, dapat hatagan yun o respeto o ganang paminawon yun unsay report sa local government kay sila'y unay nakahibaw sa sitwasyon sa lugar. Ngunit dapat, for example, mga online sabong, mga kasino, unsa pa ng mga sugal diya na legal man kay naman ay balaod ana, but dili na basta-basta na ihatag without the approval ng local government. In fact, the local government will issue a mayor's permit, mm-hmm, to a city o mga city ordinances na i-comply. Mm-hmm. So bisan pag-approve sa national government, kung walay pagtugot sa local government, di gihapon na ma-operate sa isa ka LGU. Mm-hmm. So ang gikinahanglan lang sa sanggunian is resolution interposing no objection sa maong proposal application, attorney, no? Mo na siya dapat, in fact kahit bisag mga casino kasama ang Ramil o unsa pa ng mga sugal diha, dapat naagi approval sa local government. Hmm. So for example, mag-operate o diha og casino sa Butuan, labi ng Butuan o sa dako na lugar, dapat mo approve ang local government. Kung di mo approve ang local government, di gid na siya maka-operate bisan pag na approval sa isa ka government agency, like for example PCSO, PAGCOR o sa pala diha, dili na maka-operate without the approval sa usa ka local government unit. Mangutan ako kay Attorney Mark Tolentino, pila di ay o unsay sentensya, attorney, sa perjury? Mangutan ako ni Attorney Mark Tolentino about perjury. Pila ang sentensya daw, attorney? Na si Dan Hafrang dia. Below 6 years na siya na imprisonment kasama ng Ramil. Ah, below. In fact, nauban dia 30 days, nauban dia 1 month. So, di kina siya dapat na kaso kasama ng Ramil. Pero criminal ba gyapon ang perjury, attorney, no? Criminal in nature na siya, but muna siya kasulti. Criminal in nature na, of course, nanay gitawag that's part of the provision ng local ng revised penal code. But if you are guilty of perjury or bisan pag di ka guilty, pwede ka mo apply og probation para di ka mapriso. Mm-hmm. Sa debut pa sa boto na okay, one of the elements of ang perjury mo sa Marmil na kay intention na nangilad ka sa usa ka sa under oath na affidavit. Mm-hmm. Nangilad ka human ang imong pagpangilad material, mm-hmm, sa usa ka affidavit. Okay? Kung dili material manggihanay na ma-dismiss gyud ang kaso. Mm-hmm. Dapat manggod in every criminal case but na kay intention to commit a crime, that's, mm-hmm, one of the requirement, ha? Intention to commit a crime, mm-hmm, second, intention to perjure. Okay, buto sa intention to perjure na kay intention na mangilad. Ikatulo, ang imong giilad material to the allegation of the affidavit. Okay. Kung di man siya material kay imong giipang isultin sa hayop na kagamay, ma-dismiss gyud ang kaso. Okay. Hello, good morning. Hello sir, good morning. Go ahead, sir. Anong sa may angay mato na kong sir nga akong asawa taban o lain laki yung anak siya ando kapuklag may pa gitaban o lain lalaki mong asawa. Oo. Ano, minyo kasal ba mo? Kasal mo, sir? Kasal me. Butuan lang, Butuan. Okay. So ang sa Kuwat, sa San Francisco, Agusan Sor, niya ang mong asawa naroon niya sa Antikala, may ahay Butuan City. So ato ni, so may Kauban niya laki sa Antikala? Kauban, ato ni. Say sulti? Kauban. Okay, so ang i-file mo na kaso, ana, kung ang babae manggod sa masawang isulti sa previous programs na ito, mo nang gitawag adultery. Okay. Ang adultery manggod ka sa Marmil, mere sexual intercourse is already a crime. Labi na pag babae ka. Mm-hmm. Lahi sa lalaki.
Kay lalaki man gud ang kaso ana ka sa Marmel, concubinage. Concubinage. Human ang kabit sa lalaking minyo, concubine. Concubine. Ang kabit sa babaeng minyo, paramour. Paramour. Pero na, ang kabit sa babaeng minyo, paramour. Paramour. Ang kabit sa lalaking minyo, concubine. Concubine. Kunay pangalan na sa balaod. Concubine o paramour. Ang kaning kaso ani, ang katong laki ng imong asawa, paramour. Paramour. Okay? Paramour siya. So ang ingon mo sa balaod ka sa Marmil, mere sexual intercourse of sa usa ka babaeng minyo is already a crime. The mere fact na nagigdog siya, nakipagtalik siya sa itaban pa yun sa lalaki na di niya bana is already a crime of adultery. Ang ban akatosang laki niya kung nakaibaw na minyo, iyagi pong gipatulan is already a crime of adultery. Adultery. Ang adultery ka sa Marmil, every sexual intercourse in every occasion is a crime. Uy. Di mo't pasabot nagtaban lang. For example, nagdog sila, nag-sex sila sa August 1. Nag-sex sila August 5. Dito na sa lain lugar. Nag-sex sila sa August 15. Pag gumana sa 20 na sad, grabe. Every occasion is already a crime of adultery. Wala siya. Every sexual intercourse in every occasion is a crime. Ang preso anak ka sa Marmil is 6 years. So man ang appeal sa itong iyang kabit na paramour. But mamitigate ang liability anak ka sa Marmil kung giabandon sa tinuod na bana ang asawa. Abandonment of irresponsible asawa, biyaan. It can mitigate the criminal liability. So mura og dili ra mabugat ang silot kung gibiyaan sa bana. Dayon gi punit og lain. Gamay ang silot. Lahi sa laki ang kasama Marmil. Kung laki nang abit, tulo na kang sitwasyon. Una, imong gidala ang imong kabit sa balay ninyong mag-asawa sa inyong conjugal property. Na may sobrang kwarto dito, imong gidala imong kabit, that is already a crime of concubinage. Second, you have sexual intercourse in a scandalous manner. Ang but-pasabot na kasama Marmil, kung nagdug mo, nag-ipon mo, sa usa ka lugar human inyong mga silingan kahibaw na minyo kang dako human imong gida ng babae diha nag-ipon mo isip mag-asawa, that's already a crime of concubinage. Kung ikatulo, nag-ipon mo isip pag-asawa, that's a crime of concubinage. But pasabot ka sa Marmil, kung wala nimo gida ang imong kabit sa inyong balay kay for example maid, housemaid, imong naoyab dito sa sulod sa inyong balay, wala man mo gida kay naoyab nimo sa sulod naman, so di na siya concubinage. Sa tawag ra ikaduha, kung imo lang gibisita-bisitahan ang imong uyab, imong kabit, imo lang gibisita-bisitahan adto na kayo tong sa kasemana, di na siya concubinage. Kay ingon mo gusto palaod, you must kailangan mo nag-ipon isip mag-asawa, isip husband and wife. Kung wala mo nag-ipon, nibisita lang ka, that's not a crime of concubinage. Unlike with adultery, mere sexual intercourse is already a crime. Okay, klaro kayo ha. Reactor, good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning, go ahead. Good morning, attorney. Yes. Kanang na ko'y ipangutan na ba parte ni sayo sa akong in-laws, nag-iimo ko nila o attorney in fact, ani? Okay, hello? Go ahead, sir. Unya, ang kami, naka-adto ko Manila, nakita na ko ang niyang record, under na siya sa BSD 3000, a decreed property. Unya karon, na-aprobahan ko siya ang BSD 3000, 1921, unya, na-aprobahan ang iyang kuan, application sa survey pag-apply March 3, 1927 BSD 3000. So it is already a decree property ya karon among ipangayo sa region o sa LRA Butuan hindi na sila kangatag o access na mo kay ilamang gibinuangan ang yupa ilamang gihimong untitled property. Untitled? Oo, gihimo nila ang untitled property karon dito ko sa Manila last. Manong, paminaw sa sir. Nasa, ha? Naba kay possession sa titulo sa property? Sir? Sir? Sir, paminaw. Pangutana ni attorney, naba kay sa imong posisyon titulo sa property?
wala may titulo, ang decree number lang 246470. Attorney? Ah, di man na mao. Hindi na mao kung number lang, dapat nagiging possession over the title. Wala kong gigunitan na titulo, kay pangayuhan na mo sa ilang titulo, ilang man mingi warik-warik, kay wala man sinay may ikwa, kay ilang magod nang gihimo karo kung public land. Okay, dili ka pwede mo allege ana nagi pangkinuangan unsa na, di wa makay saktong ebidensya. Di na mao ko nawa imong titulo diha, dili nimo pasangilan ang LCR o kinsa ba dang imong pasangilan diha. Kay kung wa nimo titulo, maghimo ka kag affidavit of loss, okay? Mag-execute kag affidavit of loss over the title o mag-file kag petition sa court for the reconstitution of title. Kay kada mga LCR, kanang local civil, kaning RD, Registry of Deeds, dili na sila maka-issue og titulo without court order. So, sa ibang nimo, mag-example na nakititulo, kay maki-number na, assuming na tinuli mo number, OCT something, number, may number, nawa, mag-file ka mo, mag-execute sa affidavit of loss, human mag-file kag petition sa court for the reconstitution of title on the ground na nawa ang imong titulo. But provided na ikaw sa nakay legal status to file petition for reconstitution of title. Unsa may imong legal status? Number one, ikaw tag iyas property. Number two, ikaw ebensya kas property. Kung daghan mo ebensya, dapat na kay special power of attorney authorizing you to file petition for reconstitution of title. But pasabot, kung mag-file kang kaso on the ground of title of the property or reconstitution of title of the property, number one requirement, dapat na kay legal status to file a case or to apply for the reconstitution of title. Kung wala kay legal status, madismiss ang kaso. Ikaduha, dapat ang RD di na mo isyong titulo without court order. So, but pasabot, kuha sa kag court order, kay labi na nanay titulo, nawa lang tingali na, wala pa kay position, nawa man tingali. So, dapat ang court may mo isyong order before the RD will issue a title. Attorney in fact, raman daw siya, attorney. Kung attorney in fact, but pasabot na siya SPA. SPA sa tanan mga tag-iya. Tanan mga ebensya sa property. Sir, na ba ka SPA, sir? Appeal siya. Meron na sila o kaning special power of attorney. Kinsa man na sila? Kinsa man sila? Kinsa man na sila? Ang mga kaliwat. Oo, ang mga kaliwatan. Man, kinsa man ka sila ha? Appeal ba ka sa kaliwat? Sa korte, nga ang tag-iya ng ngaluti. Oh, sir. Appeal. Sa social tigulang. Appeal ba ka sa kaliwat? Unsa imong relasyon sa kaliwat? Akuan ko, in-laws sa kanila. Ang isa sa apo, akong asawa. In-laws, attorney? O kung in-laws, actually, wa siya labot sa property sa iyang mga, sa katong iyang asawa. Okay, kung iwin siya atong pag-isigutan. But through SPA, kung gi-authorize siya to execute to file a petition for reconstitution of title, pwede siya mo apply ana. Ina na siya legal status through the SPA. Okay, through the SPA, so na siya legal status to file. But kailangan i-prove sa niya na nawa ang titulo. Dili ingon na mo adto sa RD magkuha sa titulo kay kung nawa ang titulo niya, ang mag-execute sa siya o mag-file sa siya petition for the reconstitution of title. Oh, affidavit of loss, sir, kung nawala ang titulo. Nya i-proseso sa korte for reconstitution sa titulo. Okay, sir? Tama. Okay, nasabtan ako. Okay, thank you. Hello, good morning. Hello, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Lalo sa ipamata na, sir. Pahinay lang radyo ni mo diyan, ha? Go. Ito man. Pahinay ang radyo. Sila gusto magpa-late registration. Pila daw gusto na, attorney? Late registration? Kulit registration, nalaki jamay na bayadan dito LCR. Dito sa local civil registry. Okay, but mag-execute sa affidavit of two disinterested person. So, ang affidavit, depende kung kisay, dapat dili ni mo parente, dapat idong mga silingan sa imo mga ginikanan, itong mga katigulangan, pa-execute ni mo affidavit of two duha sila kabuok, mag-execute of two disinterested person na to prove na nataw ka, for example, sa Butuan, ang imong nanay mo na siya, imong tatay mo na siya, sa unsang adlaw ka na tao, mag-execute check affidavit ana. Kumana na imo nang ipanotarize, bayad kapag notarize, pilay bayad sa abogado niya.
na iuban 200, 300, 500 matingan abogado sa pag-notarize. Depende sa syudad. Kay sa uban, tag-2,000 ang notaryo, na tag-2,000. So, depende sa syudad ni imong pailan o pag-execute, magpa-notarize. Manana, what to din ka sa local civil registry. Sa local civil registry, nasa kay bayadan ana dito, mga filing fee, but minimal ra ang imong bayadan. Kung ikaw mismo ang mo process sa imong late registration. Okay, okay. Provided na wag i-registro sa una. Pero kung nagkuha kang tao na mo process na itanan, example, law office, abogado, mabayad din ka. Pero kung ikaw na mismo ang mo adto, maybe minimal lang imong bayadan. Okay. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Hello, caller. Okay. Nawa, no? Nawa sa linya. Okay. Kadali lang. Hello, good morning. Hello. Okay, direta sa text kay nawa ang atong caller. Daya lang balik kung para mabasa na to ang inyong mga pangutana. Mayong buntag, Attorney Mark. Ako pangutana, gi-adapts ko sa akong angkol nga igsuon sa akong tinuod nga inahan. Pero wala ko nila maligal adapt. Unsay pamaagi aron maligal kay giinitan ko sa ilang isa ka igsuon nga laki. O gipapahawa ko kay wala ko na koy labot. Okay. O unsay gusto mo angkon sa bahin sa akong amahan kay wala man anak. Pila magasto, attorney? Okay. Wala kay wa ka na adapt, subot pa subot, wala ka gi-adapt. In law man gud ang adoption man gud kasama nga mail, it should be judicial in nature. Judicial. We say judicial in nature dapat na ay muagi korte na. Okay? Wagi korte na i-declare ka na adopted na ka. Pero kung gipapuyo lang ka, ila lang ka as anak, pero wagi legal adoption, there is no such thing as adoption. Pag there is no such thing as adoption, kung inheritance atong gisgutan, wala sa kay sakto yung ito, so disimong isuon. O sa imong igagaw na wagi kay labot. Right over the property in so far kung imong ipa-approve na ikaw ay adopted. Kaya the first place, wala makay judicial adoption na kay right isip anak katong imong tinuod na inahan pero anak anang uncle nimo nagiila nimo asamahan wala kay in the first place wala kay walay sakto na proseso sa pag-adapt dapat na amoy gitawag judicial adoption but apo tana pwede ba i-adapt kung namatay na ang adapt dili na pwede i-adapt dapat kung adoption man god dapat buhi pa ang mag-adapt ang i-adapt buhi pa so naingos balaod dapat ang adapt as a general rule it should be below 18 as a general rule but bisan pag more than 18 na ka pwede gyapon ka i-adapt provided ang adapt nimo giila ka as iyang anak and you're living together as tatay at nana at tatay at bata anak for a long period of time, yan, pwede ka i-adapt niya bisa pag more than 18 years old na ka. Pero as a general rule, ang pwede i-adapt yun below 18. Hello, good morning. Hello, sir. Good morning. Go ahead. Good morning. Alam ko, ipangutana, sir. Mangutana ko, kung sa i-file sa korte or i-kuhan nga. Katong bahay na itong sa akong kayo, naka-abil o good conduct time allowance. Tapos, definite serve, fully serve siya. Definite sentence. Ipile sa komite yan, hanihan ngayon, ha? Oh, sir. Nice.